Good evening mga kapaso. Ngayong gabi guys, ang ating topic ay patungkol po sa tatlong klase ng dragon fruit sa kanilang mga bulaklak, ano? Para po at least kahit paano makabigay tayo ng information about sa confusion o pagkalituhan ng iba about sa self-fertile, self-sterile, saka yung tinatawag nating self-pollinating. Yan, yung tatlong yan. Malaman natin yan guys ngayong gabi. Kung yung nakikita guys dito, ito po yung ating Edgar na variety. Ito po ay self-sterile. Bakit sinabi natin self-sterile? Kasi nga, itong pollen niya, ito, hindi po natin pwedeng magamit para i-pollinate siya dito para mabuo ang bulaklak na magiging bunga. So, kaya sinawag siya na self-sterile. So, kailangan mong kumuha ng pollen dito, tulad sa dito sa isang bulaklak na ito, at ililipat mo yung pollen dito, ilipat mo dito sa kanyang stigma para mabuo ito. So yun po, tinawag siya na self-sterile kasi nga hindi siya pwedeng makabuo ng sarili niyang pollen. So yun, maliwanag no? So ano naman po yung tinatawag natin na self-fertile? Ang self-fertile naman, kagaya nito, ito po yung ating tinatawag na Townsend Pink. Ito, Townsend Pink. Isa po siyang self-fertile variety na ang ibig sabihin, parang baligtad na siya ng self-sterile kasi ang pollen niya, pwede natin gamitin na pang-pollinate dito sa kanyang stigma para mabuo ang kanyang bunga. So, yun. Yun ang kanilang pagkakaiba. So, ang ating didiscuss ngayon, ang isa pa, yung tinatawag nating self-pollinating. So, dito natin tingnan sa kabila kasi nandun po yung bulaklak na i-discuss natin. Dito guys, ito po yung ating Vietnam White. So, kung inyong napapansin, ang dami niyang bulaklak, isang sanga lang po yan guys. Tatlo po yung kanyang bulaklak sa isang sanga. At mayroon pa siya dito. Yan, may isa pa dyan. Ito yung binlog ko sa inyo noong nakaraan. Na lima ang kanyang bungang mga bulaklak na nagbubloom. Tsaka ito pa yung isa sa baba. So, ito guys, kinoconsider natin ito as self-pollinating. So, ang self-pollinating, pwede mong gamitin ang kanyang pollen para i-pollinate mo siya sa kanyang sariling stigma para mabuo. Parang kagaya din siya ng self-fertile. Ang pagkakaiba lang nila, guys, yung distance nitong stigma na ito, kung nanotice nyo, sobrang lapit sa mga pollen. Kaya siya tinawag na self-pollinating kasi wala na siyang kailangan ng human intervention o kaya pollinators para ma-pollinate mo ang kanyang bulaklak. Kasi nga sobrang lapit. So, pag bloom niya pa lang guys, ito, automatic na yan magkaroon ng pollination kasi nga sobrang lapit nga naman, oh. Tingnan mo dun sa kabila, oh. Halos dikit kahit doon, oh. Yan. Dikit na dikit yung kanyang stigma dito sa mga pollen. So, ang tendency, kahit walang kahit hangin lang, o kaya, pag yung, yung galaw lang ng bulaklak, para po siya ay magbubloom, ay mapopollinate na yung kanyang bulaklak. So, kaya tinawag siyang self-pollinating. So, yun lang po ang pagkakaiba nilang tatlo.
Para po hindi tayo malito. So, ulitin natin in summary, yung self sterile, yun po yung isang klase ng variety ng dragon fruit na hindi mo pwedeng gamitin ng kanyang sariling pollen para siya ma-fertilize at magiging bunga. Ang self-fertile naman, kailangan mong gamitin o pwede mong gamitin ang kanyang pollen na pang-pollinate doon sa kanyang bulaklak para mabuo. Ang self ano naman, ang self-pollinating, yun lang po, wala siyang mabubuo ang kanyang bunga kahit walang human intervention. Kasi nga, pag-bloom pa lang, ay mapopollinate na. Alright, mga kapaso, yun po ang may share ko sa inyong information. Sana makatulong din para maliwanagan ang confusion natin sa mga varieties ng dragon fruit na mayroon tayo. So, disclaimer lang, aking pong binigay sa inyong information ay base lamang sa aking experience at pagbabasa, pag-re-research patungkol po sa dragon fruit. So, mga kapaso, kung nagustuhan niyo pong ating video sa gabing ito, please, i-like niyo po ang ating video at i-share niyo po sa inyong mga kaibigan para po mapalaganap natin ang information para po makatulong din para mabigyan ng linaw ang ibang mga katanungan. Alright, mga kapaso, thank you for watching and see you next video. Bye-bye.